So ayan guys, dahil nag-crave kami sa kinilaw, gagawa kami ng kinilaw na bangus. So ayan po yung bangus. Meron po tayong sibuyas, cucumber, kahit isang cucumber lang guys, okay na yon. Pero depende pa rin sa inyo kung kano kadaming pipino yung gusto nyo. Tsaka luya, lagyan po din natin. Yan po yung cucumber. Hiniwa po yan ng pabilog, pero depende po sa inyo yan kung anong gusto nyong hiwa. Sibuyas po, hiwain din po namin ng padais. Ganon din po ang luya, dice din po yan para maliliit lang siya gaya ng sibuyas. So ayan, hiniwa po namin siya ng padais. Depende din po sa inyo yan kung gano'ng kalaking gusto nyong hiwa. So ayan na po yung bangus. Boneless na po yan. Ilipat po natin yan sa malaking lagayan para mas mapadali ang paghalo. Ilagay na po natin ang pipino, suka, at ang luya. Sibuyas, ilagay na din po natin para mag-absorb na po ang lasa sa isda. So, mix po natin yan. Mix, mix, mix. Ilagay na din po natin ang sili. Mas gusto ko kasi sa kinilaw guys, yung medyo maanghang. Hindi naman sobrang anghang, medyo lang. So, lagyan din po natin siya ng asin to taste po. Lasahan nyo po maalat, pero depende po yan sa inyo kung gusto nyo maalat or mas maalat pa. Char. Lagyan din po natin ng kalamansi. Mas masarap po ang kalamansi pag pinaghalo sa sa suka. Tapos, lagyan din po natin siya ng Ajinomoto. Baka naman. Pagalawin mong baso. Char. So, yan. Pwede na po natin siyang tikman. Nung lasa. Sarap ba? Isa pa daw. O yan, nalasahan na. Okay na daw. So, ilagay na po natin yan sa serving bowl. And then, pwede na po natin kainin. Yum, yum, yum. So, ano pang hinihintay nyo guys? Gawin nyo na din po siya.